Lorenzana, the Philippines does not have strong military power but has friends in the U.S., ASEAN. The Philippines may lack military muscle to deal with China in the Western Philippine Sea, but what they have is friends to spare. Describes the options of the Philippines in dealing with China and Chinese installations in the sea that are still being discussed. Defense Minister Delfin Lorenzana noted too. Alliances with other ASEAN countries and joint defense agreements with the United States of the Philippines. Lorenzana made a statement during an open forum at the 2018 Pilipinas Conference in Makati City. Organized by an independent think tank, the Stratbase Albert del Rosario Institute on Friday. This is still the biggest power of the Philippines. This alliance with the United States, Lorenzana said, answering questions that sought his reaction to President Duterte's statement that the Philippines could not compete with China about military power. In his disappointment, I think he said that we cannot compete with China, but he knows we have several options here, Lorenzana said, citing the regional and U.S. alliance of the Philippines. The head of defense also cited increased military cooperation with Australia and Japan. In his remarks during the conference, former Ambassador Albert del Rosario said the Philippines must seek action from the UN General Assembly to pressure China to comply with the arbitration award. During Del Rosario's time as Foreign Secretary, when the Philippines won an arbitration case against China's Nine Dotted Line talks. Read more in the Inquirer. Lorenzana, ang Pilipinas ay walang malakas na kapangyarihan militar ngunit may mga kaibigan sa US, ASEAN. Ang Pilipinas ay maaaring kulang sa militar ng militar upang makitungo sa China sa Western Philippine Sea, ngunit ang mga mayroon sila ay mga kaibigan upang ilan. Inilalarawan ang mga opsyon ng Pilipinas sa pagharap sa mga pag-install ng China at Chino sa dagat na tinalakay pa, sinabi ng Depensang Ministro na si Delfin Lorenzana ang dalawang. Mga aliyansa sa ibang mga bansa ng ASEAN at mga kasamang kasunduan sa pagtatanggol sa Estados Unidos ng Pilipinas. Nagsalita si Lorenzana sa isang bukas na forum sa 2018 Pilipinas Conference sa
Makati City, na inorganisa ng isang independent think tank, ang Stratbase Albert del Rosario Institute noong Biyernes. Ito pa rin ang pinakamalaking kapangyarihan ng Pilipinas. Ang alyansa sa Estados Unidos, ani Lorenzana. Pagsagot sa mga katanungan na hinanap ang kanyang reaksyon sa pahayag ni Pangulong Duterte na ang Pilipinas ay hindi makikipagkumpetensya sa China tungkol sa kapangyarihan ng militar. Sa kanyang pagkabigo, sa palagay ko sinabi niya na hindi kami makikipagkumpetensya sa China ngunit alam niya na mayroon kaming maraming mga pagpipilian dito, sabi ni Lorenzana. Binanggit ang alyansa ng rehiyon at US ng Pilipinas, ang pinuno ng depensa ay binanggit din ang mas mataas na pakikipagtulungan ng militar sa Australia at Japan, sa kanyang pahayag sa kumperensya. Sinabi ng dating ambassador na si Albert del Rosario na dapat humingi ng aksyon ang Pilipinas mula sa UN General Assembly upang puksain ang China upang sumunod sa arbitration award. Noong panahon ni del Rosario bilang dayuhang sekretarya ng ang Pilipinas ay nanalo ng kaso ng arbitrasyon laban sa 9 na tuldok na linya ng China, magbasa pa sa nagtatanong. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.